Ano bang meron sa gamepad na ito? Ba't sobrang dami bumibili at patok na patok sa online market? Gusto niyo bang malaman? Tara, tignan natin! Check natin sa online sa Lazada. Search natin ang gamepad JL01. Sa search result, makikita mo na halagang 30 pesos lang. Wow! Mura talaga. At sa price niya ay nag-range around 30 to 50 pesos ang gamepad. Not bad. At kung titignan mo rin ang feedback ay halos 4 to 5 stars ang rating niya. Taas ah! At dahil naisip ko rin mag-order para makita natin at ma-review na rin. After a few days, I got the gamepad. Binili ko siya sa Lazada around 35 pesos plus merong 50 pesos na delivery charge. Bali, total of 85 pesos pa rin. Super mura pa rin ha. Ito yung box. From the top nakalagay, Portable Gamepad 3-in-1. The handle. Mali pa ata spelling na dapat portable. Nakasulat rin sa box na yon ang box description like product materials, ABS, weight is around 68 grams, dimensions is 158 by 110 by 38 mm, level of stretch ay 40 mm, and suitable model is 4.7 to 6 inch na phone. Nakalagay rin sa gamepad na gamepad plus stand plus joystick at syempre made in China. Sa likod mayroong picture ng unit. Sa side nakasulat lang yung portable gamepad. Sa top box portion naman ang mga pictures. Tignan natin yung mamaya. Okay, sa loob ng box is a gamepad unit at merong dalawang plastic joystick. Build quality. Okay, so build quality, yung gamepad made of a cheap plastic. Yung pinaka-unit ay pwedeng stretch para ilagay yung phone mo. Advisable siya sa mga 4.7 inch to 6 inch na mga phones. Sa magkabilang side, butas siya para pwede mo ilagay yung earphones o ilagay yung charging cable. Sa front portion naman, meron mga slot para i-clip mo yung plastic joystick. Nakakatakot ikabit kasi parang mapuputol yung clip. Medyo mahirap rin siyang ikabit at mahirap din tanggalin. Sa pinakaloob ng gamepad ay merong parang rubber at sa gitna ay plastic. Sa mga gilid ng gamepad, medyo matalas yung gilid so pag grip mo parang may sumasabit. What do you expect? Kasi low quality ay yung pagkakagawa. Sa likod ng gamepad, meron siyang flip stand so pwede mong gawing phone stand na rin kung gusto mong manood ng YouTube or movies. Yung stand sa likod, meron siyang 3 level of adjustment. Gamepad joystick gameplay. Na-test ko rin siya sa Mobile Legend. Ayos naman yung joystick pag move forward or up. Pero pag bottom down, medyo may konting sabit. Pero mas okay pa rin kaysa walang joystick. Launch attack!
leader's duty is to bring victory. A brave man never hunts. An ally has been slain. A true. Na-test ko rin siya sa PUBG. Okay rin. Na-test ko rin siya sa emulators. Di mo magagamit yung plastic clip. Di aabot dun sa joystick control ng emulators. Okay lang siya kasi naging parang controller na yung grip mo sa phone. Mas makakalaro ka ng mas maayos. Bakit nga ba patok pa rin ito? So tingin ko dahil sa sobrang mura niya, pwede ka na makapaglaro ng medyo maayos at pwede pa rin gawing phone stand sa halagang 30 pesos. Wow! Oh, nagustuhan mo ba ang review? Subscribe ka na kasi. Click mo na yung subscribe button at i-share mo na rin sa mga tropa mo. Till next time, good buyers!